Okay, good morning mga kabakyard. So, welcome po ulit dito sa ating munting channel kung saan nagbabahagi po tayo ng iba't ibang kaalaman tungkol sa pagbabakyard farming. Okay, so for today's video po mga kabakyard is mag-unboxing po tayo. Ayan, mayroon tayong parcel dito sa harap. So, ang i-unbox po natin is aquarium heater. Okay, so since nasa larangan po tayo ng pag-aquaculture mula sa crayfish, clarky, ulang, yung mga agape din po tayo. So, kailangan po natin ng heater. Okay? So, buksan po muna natin ito bagong dating lang yung aking parcel. So, magsisilbi na rin po ito reference para kung may mga kabakyard tayo dyan na nagbabalak bumili ng heater, aquarium heater, na gusto natin is yung medyo maayos-ayos na, pero hindi ganun ka bigat sa bulsa. Okay? Ayan. Medyo marami yung makapal yung balot mga kabakyard. Alright mga ka-backyard, so kinat ko na po muna kasi sobrang natagalan ako sa pag tanggal ng balot. Masyadong makapal at ang dami niyang medyo naguluhan ako sa mga tape-tape. So ito po yung ating aquarium heater. So ganito po siya dumating. Ayan, medyo nalito ako, akala ko sobra-sobra yung pinadala nung seller natin. Yun pala, magkahiwalay po. So, ito po yung box niya. Ayan. Ang brand po niya, mga kabakyard, is Pereja. Alright? So, nag-research po ako ng iba-ibang brand ng mga heater. Isa po ang Pereja sa medyo trusted na brand ng heater. Pero, hindi po kamahalan ang kanyang price. So, affordable po. Ito po ay nasa 300 ang isa. Nakadepende po pala yung price kung gano'ng ka laki yung wattage ng heater. So, mas mataas na watts is mas mahal ang presyo. So, yung kinuha ko po is HE50. So, meaning 50 watt po bawat isa nito. Itong isang to, 50 watts po ang kinukonsumo nito na heater. So, good po ito para sa, ayan, yung HE50 ay good hanggang 14 gallons na tank or aquarium. So, gagamitin ko lang naman po ito sa hatchery ng aking ulang. So, goods na goods po yung size nito. So, may mas malalaki. Ayan, nakikita nyo naman yung 200 watts, 300 watts pang malalaki na yan. So, dito po lang tayo. So, hindi ko nabubuksan kasi meron na ako ditong binuksan. Ito po yung loob niya, mga kabakyard. So, sa halagang 300 something, ito po yung makukuha nyo. Alright? Yung pinaka main heater niya po is ayan. Spring type po siya sa loob. Ayan, ito yung magiinit and then coated siya ng glass. According po dito sa manual niya is ito ay matibay na glass, hindi basta-basta ang nababasag kahit naiinitan or nalalamigan. So naka-design po yung glass na to para mag-hold nitong heater na to. So ayan, makikita niyo magandang klase. Kahit hindi ko na po sabihin, medyo pag tinignan nyo pa lang is parang class talaga siya based sa appearance. Yung mga wires niya po ay medyo makakapal na, safe na safe.
And ayan po, nandito po sa ibabaw yung control niya. So kung ito yung pinaka-thermostat niya, mga kabakyard, nandito sa loob nito. So ito po ang magko-control ng temperature na ating gusto or yung desired temperature natin para sa ating mga tank. Ayan, nagagalaw po yan mga kabakyard. Kung gusto mo 24 degree lang, 26, 28. So maximum po is 34. Yan, so wala naman po sigurong alaga tayo na lalampas pa ng 34 degree ang kailangan. Normally, dito lang po tayo sa 28 or 26. Right? So, ayan. So, na bali sa isang box po, dalawa po yan. So, akala ko na medyo nalito ako. Akala ko dalawang pinadala. Bali, apat. Yung pala, ito po ay pinaka-case niya. Ito, ito. Ipapasok po natin itong pinaka-heater glass niya dito sa loob ng case. Ayan. So, pag nandito, safe na po siya sa loob. Kung may alaga ka, hindi siya tatama doon sa pinaka main heater. At pag nahulog mo man or nabagsak mo, hindi agad mababasag yung salamin kasi meron po siyang pinaka casing sa labas. Siyempre, minsan pag nagwa-water change tayo, lalabas natin yung mga gamit sa loob, minsan di naiiwasan na dudulas. So, safe na po siya. Ayan, meron din siya. Adjustable din po yung pinaka pang holder niya o yung pangpakapit sa salamin. Ayan, pwede po ilipat dito sa bandang baba. Kung hindi ka siya, yung dalawang nandito lang. Okay? So, ayan. Isasaksak natin. Itetest natin, syempre. So, hindi ko na muna isasubmerge mga kabakyard. Tatansyahin lang natin kung papunction siya or iinit. Ayan. Malalaman natin agad yan kasi ayun, nagpula na mga kabakyard. Ayan. Ayan, may pula. Patayin ko nga muna yung ilaw. Ayan. So, running po siya mga kabakyard. Kitang-kita niyo po yung orange na yan. So, ibig sabihin, gumagana siya at nagpa-function. Ayan, nararamdaman ko mga kabakyard. Nagsisimula na pong uminit. Hindi po siya mabilis. Hindi abrupt change ang pag-init niya. Kaya safe po talaga sa ating mga alaga. Okay? So, dahan-dahan po siya. Ayan. Nararamdaman ko, dahan-dahan po siyang umiinit na yung surface niya hanggang sa maabot niya yung desired temperature na kailangan or yung naiset natin sa kanya. So, ayan. Indication po na gumagana po siya. Okay? And overall na review ko dito mga kabakyard is maayos po siya. So in a long run, hindi ko pa natatry. So siguro sa mga susunod na video natin is malalaman natin to pag pinaandar ko na to ng matagalan. Siyempre kararating lang. Pero so far, satisfied po tayo sa halagang 300 plus. Goods na goods po. So total, nandito na tayo. Pag-usapan na natin bakit po natin kailangan ng mga heater. Mga kabakyard, normally po ito ginagamit sa mga isda. Kung may mga specific na isda na nangangailangan po ng maayos na temperature, hindi yung pa-fluctuate, lalo yung mga goldfish pag nagbe-breeding po, ginagamit to. Sa Australian Red Claw, kailangan ba to? So, depende po sa lugar nyo. Kung nasa tropical area po kayo, siguro hindi na kailangan. Pero kung matatiming po na panahon ng taglamig or yung mga season ng rainy season na malamig lalo sa madaling araw at may mga bago pa yung hatch, kakailanganin nyo po ito para hindi sila lalamigin, hindi sila mamamatay. Kung nandun kayo sa mga northern part, from Baguio, something mga ganyan na lugar, Tagaytay, so advisable po ito na maglalagay kayo kahit ang alaga nyo ay Australian Red Claw lang. Kasi para maiwasan natin yung pagkamatay lalo kung mga krilling. So sa part ko po, hindi ko masyado kailangan to sa Australian Red Claw. Pero po sa ulang, kailangan po to. Kahit nasa tropical area kayo, mga kabakyard, kung magbe-breed kayo ng ulang, especially po sa similya, yung first one month po ng similya, ay napakaselan po. Sa madaling araw, pag bumagsak po yung temperature between 25 hanggang 20, automatic patay po lahat ng similya natin. So, kaya kailangan po pag magbe-breeder kayo, okay lang sa grower stage kasi matitibay na po yun.
Pero yung larvae stage po, talagang kailangan po natin ng heater. So dalawa na po ang binili ko para kung sakali may magkasabay-sabay akong inahin na nag-hatch. So may reserva po ako. Okay, so ayan lang tayo mga kabakyard. Thank you. Hopefully may na-share na naman po or may natutunan na naman po tayo. Okay, so sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please subscribe na po sa ating channel. Click na lang po yung notification bell and share na din po ang ating video. Thank you.